Mga bata hindi pa kasali sa mababakunahan. Ayon sa World Health Organization, mababa ang tiyansang magkaka-COVID-19 ang mga bata kumpara sa mga matatanda, pero pwede silang maging carrier ng nasabing virus. Samantalang sa Amerika, hindi pa pwedeng bibigyan ng bakuna ng Pfizer-BioNTech ang mga batang nasa edad 15 pababa. Ang Moderna vaccine naman ay ang mga batang nasa edad 17 pababa. Ayon kay Dr. Ravendra Abhinyasinghe, World Health Organization representative to the Philippines last January 12, 2021, there will be further research in the future when it will be cleared whether children should be vaccinated or not. But at this point of time, we are not cleared on that. Sa ngayon, hindi kasama ang mga bata sa 50 to 70 million na mga Pilipino na mababakunahan na target ng gobyerno. Ayon kay Dr. Annalisa Ong Lim, infectious disease expert, member technical advisory group ng DOH last January 2021, kung titignan natin yung ating statistics, ang karaniwang nagkakaroon ng sakit ay yung individual who belong to the 20 to 50 years old age group. That's understandable because they're the ones who go out, who work. On the other hand, yun namang mga karaniwang elderly population o yung mga mayroong comorbidities na tinatawag. Siyempre sila muna yung bibigyan natin ng priority para mabakunahan. Sa ngayon ay may sinasagawang clinical trial ang Pfizer sa mga batang above 12 years old sa Amerika. At ang Moderna ay nagbigay naman ng kanilang anunsyo na susubukan din nila ang kanilang bakuna sa mga edad 12 hanggang 17 years old. Pero may posibilidad bababa ang pagkakahawa ng mga bata kung ang mga adult sa paligid nila ay protektado na ng bakuna. Karaniwan daw talaga sa matatanda muna sinusubukan ang anumang bakuna bago sa mga bata para sa kanilang seguridad. Pero kalaunan, isasama rin daw ang mga bata sa vaccination. Ayon sa DOH, hintayin muna nila ang resulta ng mga trial bago magdesisyon kung isasama sa vaccination program ang mga bata. Hihintay muna tayo ng sapat na ebidensya kung saan nasusubukan na ang mga bakuna sa mga bata bago po natin yan maipatupad dito sa ating bansa. Ayon kay Yusek Maria Rosario Berhere ng Department of Health last January 13, 2021. Oh, ano sa tingin mo? Mag-comment ka na at mag-subscribe at ikalimbang mo na ang kampana para palagi kang update sa mga balita.